I think a couple of days na na inoobserbahan niya, no, na naka-alert na yan. So mag-ingat po tayo, ha? Ano man ang ano man po ang inyong ano, ang ilabas na advisory ng inyong LGU, local government unit, pinakamainam po sundin natin kasi sila po yung may mga contact sa, you know, sa mga taong nakakaalam ng yung overall na sitwasyon. Sometimes yung alam natin yung nasa paligid lang natin. So ano man po ang, follow nyo po yung mga ano nyo, ha, yung mga yung Facebook accounts, kung meron man, ng inyong mga LGUs para maging updated kayo sa mga announcements, no? So mag-ingat po tayo mga pangga, please lang, stay safe more than anything else. Importante ang ating kaligtasan, no? Nothing beats mga pangga ng ating kaligtasan. Sabi ni Rosalie, wala pong pasok bukas, Dasmariñas, Cavite. O nga, walang pasok sa Dasma. Maraming mga mga city ang nag-declare ng, or mga lugar na nasakupan ng effect ng eruption of the, ano, of the volcano sa yung Taal, ang nag-declare na po ng walang pasok, no? So sumabog kanina, nag-irap na. O, sana yun na yun, sana wala nang mas malakas pa, no? O, I hope it's not a precursor to something that's bigger. Sana mga panggano, tawagan niyo po ako, 7001-7949 or 8721-2429. Sabi ni Ameline, wala na po kayong pasok sa Cavite City dahil daw po sa binubugang gas na masama nga sa may sakit sa lungs. So, nako. Oo. Kindly look for a safe haven for those affected by Taal volcano eruption. Sabi ni Mami Vanji. Opo, no? Pag meron kayong alam, mga pangga, na mga taong within the area, na mga, yung mga ano dyan, yung affected, check on them. Kamustahin nyo sila. Mamaya may pwede kayo itulong. Maybe you can lend a hand to them para kahit paano ay maging safe tayo lahat, no? O, tawagan nyo ako. 7001-7949 or 8721-2429. Si Vicky Ginto na makapal siguro yan, no? Smag sa Tagaytay. Smag po is a term na pinag-combine na smoke in a fog. Smag. Yan yun eh. Oh. Abot po dito sa amin ang smag. Taas lang po kami ng kalak, sabi ni Amioli Rigudon. Mag-ingat po kayo dyan, ha? Oo. Oo. Ingat, ingat, ha? Balitaan niyo po ako. May nasa Tagaytay pa lang, ano? Naku, ingat po tayo. Amioli, ingat kayo dyan, ha? Oo. Tawag dali, 7001-7949 or 8721-2429. Mga pangga, alagaan ng kalusugan, mag MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at ng gamma mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating mga pangangatawan at kalusugan. Kaya naman plus, dahil mayroon itong dagdag na benefits ng CoQ10 at ng L-carnitine, ang coenzyme Q10 or CoQ10, isang supplement po na nakakatulong po para palakasin ang ating heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman po ay isang uri ng protina na tumutulong para matulungan maisaayos ang ating metabolism or pagtunaw sa ating mga kinahin. For inquiries about MX3 capsules or MX3 plus with L-carnitine and CoQ10 or MX3 tea with pandan or coffee, puntahan nyo lang po yung mx3ph.com or tumawag sa hotline 0918-888-8693. We have our first caller for the evening. We have Ai ng Baguio. Parang nakatawag ng dati si Ai sa akin, no? Si Ai. Ai pangalan niya, Roland? Ai, wag naman alisin ang nag-iisang panaginip na ikay nagbabalik nagsasamang. Alam mo yung kinakanta ko, Ai? Yes po. Oh. Oh. Saan ka sa Baguio? Saan ka sa Baguio? Ano magwala? Saan ka sa Baguio? Po? Oo. Saan po? Saan ka sa Baguio? Baguio City po. Town proper. Ah, malapit ka sa Abanao Square? Saan po? Abanao Square? Opo.
Kailan ka pupunta ng Maynila? May papasabay sana ako. Alam mo, gusto mo, pupunta ako ng Monday dyan. Ay talaga? Oh, seryosong usapan to, ha? Oo. Eh, di pupunta ka ng Abano Square. Papasok apa. Tapos, sa third floor, yung third floor, merong vegetarian restaurant doon. Kabisada. Sige po. Tapos meron doon, meron silang tindang chicharon na vegetarian. Sila lang meron yan, eh. Kahit anong chicharon doon? Pagka mag-alala, iisang klase lang yun. Baka may flavor. Ha? Baka may flavor. Eh, kung may flavor, di bilhin mo lahat ng flavor, bayaran ko sa'yo. Copy. Ha? Okay. Sige. Limang piraso. Sige po. Okay lang? Mm-mm, seryoso ako. Monday po, papasok kayo. Oo, oh, papasok ako. Bakit? Ayaw mo ba? Dadaan ako dyan. Sige, chicharon ha? Apo. Sa Abano Square. Pero depende po yan. Kung mapapagalitan kita ngayon, hindi mo bibilin sa akin yan. Ay, hindi na. Wala, di ba? Kasi kung mag-aaway tayo sa airing ngayon, sabi mo, si Raulo to DJ na to, nagbilimbil ng chicharon. Tapos, napagalitan mo na. Napagalitan. Baka naman duraan mo yung chicharon, ha? Lalagyan ko ng sisin marami. Sobra, wag naman ganun, oy! Grabe naman yung... Anyways, anong ginagawa sa boy ni Ai? Ano po, sa bahay lang. Sa bahay no, lang? No. Oh, diyan ka talaga nakatira sa Baguio? Hindi, lumipat lang ako dito ng January. Ah, January. Bakit? Ano eh, kinuha yung bahay ko. May iniwa... Taga saan ka talaga before moving to Baguio? Pampanga po. Pampanga. Anong gagawin mo sa Maynila sa Monday? Hmm? Bakit nandito ka sa... Nilalakad kasi ako eh. Paalis din ako. Papunta ka sa? Sa Japan po. Naku, Japan! Naku, talaga naman oh. Nakapunta ka na ba ng Japan dati? O ngayon lang yung first time? Ngayon lang po, first time. Alam mo, balita ko ay maraming hapon dun. Kasi bansa nila yun eh. Baka nga. May asawa ka na? Dati po. Dati? Anong nangyari? Na-misplaced mo siya? Ganon? Hindi, ang gawing nga rin po yung annulment din. Ay, nakaluwag-luwag. Uy, naipasa na ano, sinado kahapon yung ano ha? Yung Pagbayad ba yun? Absolute. Meron naman yan, legal process. Pero hindi na ganun kahirap at hindi na ganun kamahal yata. Tatapos na rin naman po. Kaya resolution of marriage. Kaya lang hindi pa napirmahan ng presidente. Tagal. No, actually, ang tagal talaga yan, ha? Parang excited ka na. Hindi ka ba na-excite? Ako na-in. Ako talaga. Anyways, oh, sige. Hindi ko alam na-excite. Ayun, ano ba? Oh, wag na. Wag na tayo mag-usap. Total, bibila mo ko si Charon. Okay na. Nakuha ko na gusto ko, Charon. Ano man, may anak ka ba? May anak kayo nung dati wala mo kasama? Wala. Ano, 8 years kami mag-jowa, 1 year kami married. Papusang gala, ibig sabihin. Ay, alam mo, may teorya ako. Pwede ko ba sabihin sa'yo? Sure. Nung kinasal kayo, na-pressure na lang kayo kasi lahat ng tao nakakaalam na ay, kayo. Ay, ano po? For 8 years, eh, inaasahan na magkakatuluyan kayo. Hindi. Mali ako, pusang gala. Yung nanay ko nagdemand bigla na maghihiwalay na kami. Nanay mo? Pa? Nanay mo? Mm-mm. So naghiwalay kayo ng asawa mo dahil sa nanay mo? Ay hindi, kinasal kami. Oh. Pumayag ako para sa kanya. Ah, nanay mo ang nagsabi magpakasal kayo? Mm-mm. O tama nga yung sinabi ko. Puso. Ano ba? Ito si sabi mo kasi paghihiwalay ba? Hindi, kumbaga... Nagpakasal na lang kayo because people around you expected that you end up together. Yes. Kadalasan ganun pag ang haba ng relasyon. Opo. Na-pressure na lang kayo sa mga paligid, mga tao sa paligid. True. So after a year, sino nakipaghiwalay? Ano, sabi ko sa kanya kasi lagi siyang sinusundo ng parents niya. Sabi ko, umuwi ko na lang kasi may bahay ako. Nandun siya nakatira. Sabi ko, umuwi ka na lang. Umuwi siya. Umuwi siya sa bahay nila. Pampanga. Sa Taguig po siya. Anyway, so si paano yan? Eh di, kailan kayo naghiwalay? 2020. Ah, 2020. Kailan ka nag-file ng annulment? Ano po? 2021. Madali ah.
ano po, katapos na rin po. 2 years lang din. Ah, oh, sige. Okay. Sige. Ba't ka napatawag sa akin? Ano? Hindi ko ma-distinguish kung paano sisimulan. Una po, gusto ko mag-thank you kasi before tumawag ako sa'yo. Mag-thank you sa akin? Yes. Aww. A year ago, tumawag ako sa'yo kasi nakapag-break out dun sa boyfriend ko. Kasi okay. Nga, leukemia patient ako, na-diagnose ako. Sabi ko, kasi mahirapan siya ba? Ay, ko yung may karamdaman. Na-let go ko na siya. Uh-oh. Tapos sabi mo, nag-inerty lang ako. Di, binalikan ko. Hindi, kasi nung time yun, ang premise kasi, ikaw yung ayaw. Naalala ko na to. Kasi, naalala ko na kasi sabi mo, ayaw mo siya mahirapan. I told you, that is not supposed to be your decision. Yes. Oo, let the person decide whether he wants to take care of you or not. So ngayon, tuluyan na kayong nag-iwalay. Hindi. Nung after the call, ginawa ko, sinend ko sa kanya yung video ng call ko sa'yo. Akala ko anong video yung pinadala mo. Tapos, ayun, kayo nag-aalagaan ka ngayon. Andito ka ngayon. Ito na yung boyfriend mo, not your husband. Hmm? Ito yung boyfriend mo, not your husband. Yes. Anong tatanong? Ba't mo ako tinawagan? Last week kasi. Okay lang ba magkwenta? Oh, alam nga, ano magagawin mo dito kung di magkwenta? Ano, magdasal tayo dito? Kasi diba, ano? Last week, parang ako naghanap ng family ko bigla kasi since 9 years old ako, mag-isa lang talaga ako. Hanggang 16 years old, nag-work na ako. Hanggang sa nakapag-provide na ako ng bahay. Mm-mm. Tapos hindi naman last week, recently, yung boyfriend ko uuwi sa kanila. Okay. Tapos parang sabi ko, gusto ko rin umuwi sa amin. Ba't uuwi yung boyfriend mo? Dadalaw sa parents niya. Hindi na, akala ko na mag-iwalay kayo. Tapos, ako parang wala akong uuwian. So parang naingit ka sa kanya? So mag-isa ka dyan sa Baguio? Kasama ko siya. Pero yun nga, dumalaw siya. Okay. Kasi parang ever since wala akong nakasama Kasi may kanya-kanyang pamilya sila. Tapos yung nanay ko, nag-retire siya. Ako lang yung walang anak sa amin. Ano bang work ng nanay mo? Alam, principal po. Ah, principal. Mm-hmm. Eh, ang dami niyong whiteboard marker sa kachok sa bahay. Wala, hindi nag-uwi, takot. Tapos naman talaga, tapos. Oh. Tapos, in-expect ko, kasi ako yung walang anak sa aming anim and I have my own house. Sabi ko, baka pwedeng sabi ko kay mama, sa bahay ka na lang, ako na lang mag-aalaga sa'yo kasi may mga anak na sila. So, ako mag-isa ako, in-expect ko siya, dalawa na lang kami magkasama dapat, diba? Hindi pwede sa usapan ninyo, tapos? Hala, hindi siya pumayag. Umuwi siya din sa mga kapatid ko. Bakit may gap kayo ng nanay mo talaga ever since, no? Oh, sorry? May gap kayo ng nanay mo ever since, no? Wala, pero napikin ko lang na mas priority niya yung mga may anak. Hindi, feeling ko kasi dahil nandun yung mga apo. Hindi dahil mas priority niya yun. Kasi totoo naman yan, kaligayahan ng lola, yung apo eh. Ay, dapat pala nag-anak ako 10. Ay, di dapat pala. hindi ko na. Kasi di ba baka mamaya, don't take it against you. Don't be too hard on yourself. Because that will not be good for you. Baka naman kaya nandun yung nanay mo kasi nandun yung mga apo. O, diba? Hindi kaya ganun. O, yung boyfriend mo ba tsaka yung nanay mo, okay ba sila? Sino po? Yung boyfriend mo tsaka nanay mo, okay naman ba? In good terms ba sila? Hindi sila magkakilala. Ay, hindi yung panapakilala sa nanay mo na jumawa ka na? Alam niya may boyfriend ako, kilala ng mga kapatid ko, hindi na panamit. Bakit ayong pakilala sa nanay mo? Hindi kami parang wala silang pakialam at all. Kasi hindi, ba't ikaw hindi mo sabihin na, ma, may boyfriend na ako, hindi mo sinabi? Sinasabi ko naman sana, ikita niya naman sa video call. Pero hindi mo sila nag-meet in person? Hindi pa po. Kailan mo balak pagtagpuin sila? Hmm? Kailan mo sila balak pagtagpuin?
Hindi ko alam kasi sa ngayon parang wala naman silang pakialam din. Tapos, ito po yung main story kasi. Last December, November, may business kasi kami sa iba-ibang lugar. Ngayon, inasa, yung bahay ko, parang sinabi nung ate ko na dito ka na lang sa amin. Ay, dito ka na lang sa bahay. Kanino sinabi? Sa akin. Ah, okay. Dito ka na lang sa bahay, paupahan natin yung bahay mo para may pera si nanay. Tapos sabi ko, ay, gusto ko mag-isa lang ako kasi din. Tapos inassign nila ako sa Tarlac. Pagbalik ko, wala na akong bahay. Bakit? May umuupa na. Alam mo, feeling ko may kulang sa kwento na to. Ano kulang? Pwede bang ipaupahan nila yun nang wala kang idea yung pinapaupahan nila? Habang ginagawa nila yun? Hindi nga, promise. Kasi parang iniwan ko yung susi sa ate ko kasi. You did not say yes? Even in passing lang? Hindi mo sinabi sa kanila na kayo bahala, hindi ka gumanon? Sabi ko, gusto ko mag-isa, kaya ako din sa bahay. But you did not categorically said no, tama? Apo. Oh, yun. Asan na yung bahay mo? Andun, pinapaupahan nila. Tapos pero bahay mo yun, di ba? Apo. Oh, edi, tapos si mama kasi, nakiusap siya. Na? Sabi niya, pwede ba hiniin ko muna yung bahay, hiramin ko muna para may pang budget sa her, ganun. Sabi ko, sige. Ah, kasi wala ka naman kasi doon. Apo. Tapos, nag-decide ako, January 1, sabi ko, lipat na lang ako para baka matuwa ba yung nanay ko sa akin pag binigay ko sa akin. Tapos, nalaman-laman ko, yung ate ko pala yung nagpapaupa, binigay niya din sa ate ko. Alam na nanay mo na ano, na alam mo na yung ate mo yung nagpapaupa. Parang pakiramdaman lang kami pag umuwi ako. So, hindi, gusto ko lang siya makasama. So, hindi mo sinasabi sa nanay mo na, ba't si ate yung nagpapaupa? Eh, bahay ko yan. Baka kasi magalit na naman siya. Eh, hindi, ano ka ba? Pwede naman magtanong, bahay mo naman yun eh. Madali kasi siya magtampo. Well, but you know, you should normalize asking questions when you need to. When you need to find ano, when you want to know an answer, wala na masama doon na. Magtatanong ka lang naman kung bakit, 'di ba? For all we know, may karapatang kalma kasi bahay mo nga naman talaga 'yun, 'di ba? Asan yung bahay mo, banda ba? Saan ba yung bahay mo? Po? Oo. Sa Bulacan. Ah, sa Bulacan. Saan sa Bulacan? Sa Nasa Del Monte. Ah, talaga? Malapit sa Pexon, ganun? Muzon. Alam mo 'yun. Sa Muzon. Ah, sa may soldiers ba yan paglagpas? Po? Oo. Sige. yung Muzon ba ilalagpas pa ng De La Costa sa may tungko? Pag galing ka ng Fairview, lalagpas ka. Ah, lalagpas pa, di ba? Kakaliwa ka, di ba, papuntang Grotto Vista, di ba? Oo. Pag galing ng Fairview, pag galing ko ng Brazil. Galang-gala. Bakit ako manggagaling ng Brazil? Teka nga muna, bakit mo ako tinawagan? Wala ba silang pakialam? Ha? Parang wala akong mauwian. Tapos, alam mo, may hinala ako. Pwede ba maging honest sa'yo? Feeling ko hindi mo rin ini-effortan na mailapit yung sarili mo sa kanila. I mean, it has to go both ways. Apo. I mean, if we have established already that your family is not so keen, no, in giving you a warm reception, kung hindi naman sila gaanong kashowy sa part na yon, I think at some point to some degree the effort should and must come from you. Na feeling ko nakikipagmatigasan ka rin sa kanila. Tahimik lang ako pagkasama ko. Well, hindi lahat ng tahimik. Hindi lahat ng tahimik. Walang sinasabi. Nahihiya ako sa kanila ba? I don't believe na nahihiya ka. Parang hindi naman nahihiya ang tamang term. Parang ayaw ko lang sila kasama. Hindi ba? Parang ano, parang nonchalant eh. Alam mo yung nonchalant? Hindi. Hanapin ko lang. Bakit? Magaling ako lately eh. Huwag inyong pakialaman. Nonchalant. Nonchalant meaning. Ayan. Nonchalant. Ah, di ba? Thank you, sir. A person or manner
feeling or appearing casually calm and relaxed, not displaying anxiety or interest or enthusiasm. Diba? Parang you don't give, parang andating kasi pag, parang pag nonchalant, you just don't give an F, parang ganon. Eh pag family, hindi nag-work yun eh. Hindi pa pwedeng parang wala kang pakialam at all eh. Kasi family kayo eh. Kaya natinry ko na magsalita. Ikaw ba ganyan ka talaga ano, magsalita? Pag nag-jeep ka ba, hindi ka lumalagpas? Kasi syempre pag malapit na yung kanto yun, manong driver, alam mo yung bahay po namin, apat na kanto na po yung nakakalagpas, doon po yun. Para po, ganun. Hindi ka ba lumalagpas? Hindi ko. Hindi. Kasi, so, alam mo, naiya ako pumara. Magpapalitin ako pabalik. Pusang gala. Pati pag parang nahihiya ka, alas nagawa ang 2-3 ka. Nag-special. So tama nga yung hinala ko, Roland, lumalagpas nga siya. Talaga lalagpas ka, di ba? Oh. Ganun na lang yung dialogue mo, di ba? Kuya driver, alam niyo po, yung Jollibee pong nalagpasan natin, yung kantong yun po yung bahay namin 30 minutes ago pa po yun. Ganun. Ang layo mo na. Ang tricycle talaga ako pabalik. Kasi nahiya ako pumara. Inaantay ko huminto yun. Ay pus, paano pag ang hinto nun, ano, terminal na? Ikaw ba naka-braces ka ba? Hindi po. Hindi, pero yung panga mo naman, gumagana naman yung panga mo. Gumagalaw na. Ang bully. Gumagalaw ng panga mo. Minsan naman. Pusa. Tapos ayun, yung tatay ko naman. Pinuntahan ko last Saturday night. Magkahiwalay yung ano, di ba, nanay tsaka tatay mo? Yes po, nasa probinsya si Papa. Pag anong probinsya ng Papa mo? Ala, Ilocos. Ah, Ilocano? Yeah, and Pangasinense magsalita eh. Ah, Pangasinense eh, oh. Oh, tapos? Tapos po, pagdating ko dun, sa bahay na, ang mga nandun lang, mga tauhan ng lalaki. Oh. Nanap ko siya, sabi nila. Hindi niya alam, hindi niya alam na darating ka? Hindi po. Nanap ko siya, sabi ng tauhan. Bakit di ka nagsabing darating ka? Wala siyang phone. Ah, oh. Hindi niya kasalanan. Parang binili niya rin mag-isa. So hindi rin niya, ano, hindi niya kasalanan, hindi niya alam na parating ka? Apo, hindi oh, niya diba? Perspective. Oh. Kasi alam niya rin galit ako sa kanya. Bakit pati tatay mo magkagalit kayo? Ano nangyayari sa amin? Saan nang-chitik siya? Well, hiwala sila ng nanay mo eh. Hmm? Anong gagawin niya sa buhay niya? Buruhin niya yung sarili niya? I mean, that shouldn't be a hindrance. Anyways, o tapos, anong nangyari? Tapos, pinuntahan namin sa kabilang barangay. Nakapila siya sa babae. Ilasing daw, yung mga anak, pinaalis ako. O kasi nga, unannounced. You have to remember, no. You have to consider the dynamics. Alam ng tatay magagalit kayo. I mean, you cannot make everyone pretend that they should be okay because you are now okay. Hindi ganun 'yon. Nakita niya ako, siya nagsabi na hindi 'yun ang point ko. I'm sure nakakasama na loob 'yung nangyari. But you have to remember you're coming from a kumbaga an arrangement na hindi kayo okay. So, maybe it's a part of the process kung bakit kayo, kung paano kayo magbabati ulit. Di kaya ganun? Mm-hmm. Alam mo, nanay mo, magkatampuhan kayo, mga kapatid mo, hindi ka close sa kanila. Hindi, mo okay naman kami ni mama. Ano lang, hindi kayo okay. Hindi kanya nang okay. Kung okay kayo, kaya mo magtanong sa kanya, ma, bakit si ate nagpapaupa? Eh, bahay ko yun. Kung okay kayo, kaya mo tanongin yun. The mere fact, hindi mo kaya tanongin yun. Okay ba kayo talaga? Sa ngayon, hindi na yung bahay priority. Kung gusto ko na lang, sana makasama sila kahit. Ah, ano? Oh, sige, patulan natin yan. Ano na ang ginawa mo para pagkatotoo yung ano mo? Yung, hindi ako last week. Bumaba ako. Saan ka nagpunta? Doon sa bahay ni mama. Sa Pampanga? Apo. Oh, tapos? Tatlo kasi yung bahay doon. Bahay ni mama. Ayaman nyo naman. Baka may extra kayo dyan. Compound lang, bahay ng dalawang ate ko. Oo, tapos? Alam mo yung maghahay ako. Nagsarado sila ng pinto. Alam mo, hindi ako naniniwala sa kwento na yan. Bakit? Pwede bang maghahay ka? Mapagkasaraman ka ng pinto? Hindi kasi kami close ng dalawang ate ko. But I don't think they shut the door because you were about to say hi. I think there's
kung totoo man yan, in the remote chance na that is true, baka may nauna kayong away. Banggitin mo yung part na yun. O yan. Banggitin mo yung part na yun. Kasi kung nga sabihin mo lang sa amin dito na maghahay po ako tapos magsara ako ng pinto, mukha silang mga tanga nun. Pero meron kasi, may pinanggagalingan kasi. Tama? Oo, ba't naman kayo nag-away ng ate mo? Lala tayo mo na makaaway. Hindi naman kaaway ba? Hindi naman kaaway. Nagalit yung isang ate ko kasi yung jawa na hindi ko sinama dito sa Baguio para magbantay ng pesto ko. Nagtampo siya doon. Napakakuha no ba o hindi? Po? Oo. Sabi ko, napangakuan mo ba o hindi? Opo, napangakuan. O, hindi kasalanan mo nga yun. Nangako ka pala eh. Eh, ayaw ni mama po kasi. Si mama kasi namunan. Ay, pusang. Alam mo, alam nyo, ganito ano. Tawagan mo nga si ano, Roland. Ma'am Christine ng Sogo. Bakit? Kumingin ka nga ng malaking kwarto, i-invitein kayo buong pamilya, mag-family meeting nga kayo sa kwarto. Mag-usap nga kayong lahat. Family meeting nga kayo. Ayun lang po yung ano, yung problema sa family namin. Hindi kami nag-uusap. Well, someone has to start ano, the conversation. Someone has to ano to someone has to start effectively opening the line of communication. Look, you cannot make me believe na wala kang ginagawa. Soy. May sinasabi ako. Sabi lang ganito ano. You cannot make me believe you are not at some point at fault dito. Kung lahat halos yata ng family member mo, hindi mo sila ka-vibes. That doesn't matter. You become the common denominator. Kahit saka, these are your sisters and your mom and your dad. Your dad, diba, aloof sa'yo. Nanay mo, diba, nonchalant sa'yo. Mga ate mo, diba, they avoid you. Anong iisipin ko? Lumayo kasi ako sa kanila. Sa'yo nang galing yan, ha? Ulitin mo yung sinabi mo. Lumayo ako sa kanila. Time! sa'yo galing. Ba't ka lumayo? Ilapit mo sarili mo. Ba't ka lumayo? Nakakainis kasi na na-diagnose ako. Nag-open ako sa kanila. Sino mag-aalaga? Kasi na may mga anak sila kanina-kanya. Sabi ko, okay lang, hindi ako na lang. Oh, well, ikaw naman yung lumayo pala eh. Alam mo, you know what, pasensya ka na kung at some point wala ka nakikitang, parang di, Papa Jackson, parang tanga, hindi naman naawa sa akin, sinabi ko na may sakit ako. That's not the point eh. I know that you mentioned na may sakit ka, but you are well, very well functioning, ano, highly functioning individual eh, tama? Diba? I mean, you are able to ano to provide for yourself. You have a relationship. You're planning to go to ano to go to Japan. So you are a highly functioning individual. So wag mo na hanapin sa kanila yung mga reaction na inaasahan mo, lalo lang sa sama loob mo. Okay. Diba? Okay ka naman ngayon. Oo. Ay ako, with all sensitivity, gusto ko masabihin sa'yo ito ha. Hindi kaya self-pity ang malala. Okay. Malala ako, ano yun? Sabi ko, hindi kaya self-pity yan na malala. Hindi naman. Sure ka. Bago mo kasagutin, sure ka ba? Hindi masyado. Yun. That's exactly what I'm saying. Well, alam mo, there's only one person sa kwentong ito who can fix yung mga troubled relationships between most of the members of your family. Ikaw lang din yun. Right. Oo. Unti-unti lang. Tsaka, alam mo, may makakatulong. Alam mo kung ano? Mm-hmm. Ibaba mo ng konti yung ano mo, expectations mo. Right. Kasi pag mataas expectations, madali mapasa mo loob natin eh. Diba? Kasi mas malaki yung disappointment eh. Tama? Okay po. Huwag mo na pala akong dalan chicharon sa Monday. Okay na pala. Ay, hindi siya nga ako bumababa pa every week para mag-try ng mag-request. Pero yung chicharon mo. Huwag na, okay na yun. Tsaka na pag
Teka, dala mo na akong chicharon pag naayos mo na yung buong family mo. Pag ganun na lang. Parang ang dali na. Di ba tsaka na, at least baka may ma-pressure ka. Ma-pressure ako sa chicharon. Oo, ma-pressure ka. Oh, maganda naman pressure, maganda naman yung ano ko ha, yung challenge ko ha. Sige, asan yung jowa mo ngayon? Nasa? Nandito po, nasa loob, naglalaro. Naglalaro ng? COD ba yun? Ayan. Mamaya, lapitan mo, kagati mo yung lambi ng tenga. Ba't sa tenga? Ano naman yung tenga? Masa na ba masama? Yung lambi ng... Lambi ng tenga. Bakit sa tenga lang? Doon lang. Ikaw bahala ka na kung ano kasunod nun. Tapos, pag nakagat, pero marahan lang ha, baka may pitasin mo yung tenga eh. Tapos kapag lumingon siya, ikukulubot mo yung ilong mo, tapos sabihin mo, my precious. Ay. Gaganong ka ha. Ginagawa mo, no? Sino na makakagating ko yung lambi ng tenga? Si Roland. Eh, nung huli kong kinagat yung lambi ng tenga ni Roland, imbis na ako magsabi ng my precious, siya nagsabi, my precious too. Gumanon siya eh. Si Rolando Cabigas Jr., ipalo niyo daw siya. Pangarap niya maging vlogger, parang kong TV. Napalo na. Ha? Napalo ko na, pengen 20. Ayan. Oye, Roland, pag sumikat ka, ako, dapat kakulab mo ako lagi. Mag-aaway tayo pag hindi. Oo, oh, ang ko dyan kung... Kung ano-ano pinagagawa sa buhay ni Rolando Cabigas Jr. Alam mo, ano, BBJ, kukunin sana ka pa ng kasal na ano. Tatanggi naman ako eh. Hindi, ang mali. At least, alam mo, apo, mahal mo boyfriend mo ngayon. Hmm? Mahal mo yung boyfriend. Oh, diba? Dapat tamang hindi mo ako kinuha kasi pag kinuha ko na mga kinakasal, hindi maghihiwalay. O di hindi mo nakilala yung boyfriend mo ngayon. Kasi, ano? Oo, meron po akong ano, gift, no? Kapag ako kinuha yung host sa kasal, yung sumpa na pwede kayang maghiwalay, nawawala. Kaya ang mahal ng bayad ko pag hosting ng kasal, malaki bayad sa akin. Unang-una, masaya ang reception. Ako nag-host eh. Sobrang saya ko. Oo. Ano na? Gwapo pa ng host minsan. Mga ganun. Oh, unang-una, magaling yung host. Yung pangalawa, kahit na anong gawin nyo, hindi kayo maghiwalay. Oh! Tatali ko na ito, Pap. Ha? Tatali ko na. O, baka naman lagyan ko pa ng tape sa bibig, ha? Tama na yung tali lang. Kasi... Ang kulit mo. Ano na? Ang kulit mo. Ay, ganun talaga. Ano ba, gusto niya? Gusto niyo ba ng DJ na boring? Hindi, okay na yan. Oo. Oh. Salamat. Sige na. Tsaka mo na ako dala ng chicharon kapag maayos na yung buong family mo. Eh, pupunta mo, hindi. Bala ko din. Oh, di ba ka-absent? Roland, isa rin niyo ito yung station sa Monday. Walang papasok kahit isa. Wala kay Toby, wala! Aalis tayong lahat! Ha? Nag-i-schedule ako ng team building. Ha? Ngayon, para maiwasan tong si Ai. Joke lang, joke lang. Andito kami sa Monday, baka walang... Andyan ka? Oo nga, pero ipapadlock ko yung gate sa baba. Wala, may pitbull kayo. Itali, ano mo na, pabantay mo muna yung tarangkahan sa ilalim. Saan na po ba yung building mo? Secret! Saka mo na ako dala ng chicharon kapag naayos na yung family mo. Nakasampung balik na ako sa'yo, nako. Sige sa, po. Sa ano, sa kabila yun, nasa, nakalipat na kami. Mm-hmm. Hmm. Hanapin kita. Taguan kita. Okay. Sige na, salamat sa pagtawag.